Magandang araw pong muli and welcome to Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga mahirap at mga unemployed na Amerikano o American residents. First and foremost, para sa ating mga Pilipino, kasi itong channel ko ay tungkol ito, ang main audience ko ay mga kababayan natin. Mga kababayan natin nasa Pilipinas, mga kababayan natin nangangarap pumunta sa abroad, o kaya yung mga kababayan natin andito na sa Amerika. So, may commonality tayo. Gusto nating maintindihan, bakit kaya grabe ang attraction ng mga Pilipino sa Amerika? Kailangan nating maintindihan na ang Amerika kasi, sasabihin natin, part ito ng first world, part ito, isa siyang rich country talaga. And America is a welfare country. Ano gusto nang sabihin ng welfare country na yan? Anyway, maya-maya, i-define ko. So, the United States has a long history of addressing the needs of the poor and the unemployed. Huwag nating isipin na ang kahirapan ay nasa Asia lang. Ang kahirapan ay nasa Pilipinas lang. Hindi, marami ring mahirap na Amerikano. Actually, pag makarating kayo dito, sa mga hindi pa nakakarating, makikita nyo. may mga relatives ako na nung unang makarating sila rito, na culture shock talaga sila. Kasi ang dami-daming homeless na nasa McDonald's, na nanglilimahid talaga sila, pero anong magagawa natin? Nakikigamit sila ng bathroom, for example, o nangingi sila ng barya, ng dollar, ng quarters. Pero ang pagkakaiba lang sa ibang bansa, ang Amerika may well-defined and structured program talaga sila for the poor and the unemployed. The first social welfare program in the United States was created in the late 19th century, and they have evolved over time to meet the changing needs of the population. So, ngayong panahon, may variety of programs na pinoprovide o na nagpo-provide ng financial assistance sa mga walang trabaho, sa mga mahihirap, na po-provide ng job training. Kung ikaw ay walang trabaho, kung ikaw ay homeless, at meron ka rin lang kakayahang magtrabaho, bakit ka bibigyan ng pera? Bigyan ka na lang ng, providean ka na lang ng job training para mas maging successful ka in the long run, di ba? May iba pang support services na binibigay din dun sa mga struggling na American citizens at saka mga residents ng Amerika. Some of the most important programs for the poor and the unemployed include the following. Ang una, yung tinatawag na unemployment insurance. This program provides temporary financial assistance to workers who have lost their jobs through no fault of their own. So, for example, na-layoff ka, nagsara yung company, o kaya nag-shrink yung company. In other words, malaking company ang company mo dati, biglang lumiit dahil napalitan na ng mga robots o AI ang kanilang manpower. So, pwede kang mag-apply ng unemployment assistance. Pero ang kailangang maintindihan doon is temporary lang yun. Hindi yun pang matagalan. So, huwag mo isipin na, gagawin ko ang lahat para maging barumbado sa workplace para tanggalin nila ako at mag-apply ako ng unemployment forever. Ay, hindi yung pwede. Tapos, iinom-inom ka na lang. Tatambay-tambay ka na lang. Hindi possible yan. Temporary ang unemployment insurance. Number two, Supplemental Nutrition Assistance Program. This program provides food assistance to low-income individuals and families. So dito may kung ang isang pamilya ay below the considerable average household income,
na nire-require ng gobyerno, pwede silang bigyan ng ano ng nutrition assistance in a form of a gift card or usually mga debit cards yan eh. Debit cards na pwede lang gamitin sa grocery. Pero may mga limitasyon doon. For example, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga lottery machines. Hindi ka pwedeng ano bumili ng lottery tickets galing sa mga ano na yun, sa nutrition assistance na yun. So pag inabuso yun, malaki ang consequence noon. Number 3, temporary assistance for needy families. This program provides cash assistance to low-income families with children. So dito sa Amerika, alam ko sa Canada rin ganyan eh. Kapag for every child born into a family, may parang meron silang incentive. So may assistance na binibigay ang gobyerno para mas mabuhay ng marangal yung pamilya, lalo na lumalaki sila. For example, apat ng anak nyo, naging lima, naging anim, naging pito. So malaking pamilya na kayo, kailangan nyo na ng cash incentive sa galing sa gobyerno. Number 4, Medicaid. So ang Medicaid naman is a program that provides health insurance to low-income individuals and families. Tandaan natin na ang buhay sa mundo hindi naman perfect all the time. So may mga pagkakataon na nagkakasakit. So kung sakasakali mang magkasakit ang breadwinner ng pamilya, may Medicaid na matatakbuhan. You are lucky kung maganda ang trabaho mo, nurse ka for example, o kung ano man, nasa IT industry ka, engineer ka, at merong insurance program ang paid insurance program ang company mo. Pero kung sakaling tawag nito, skilled workers na wala din lang namang ganyang klase ng benefits, may Medicaid na matatakbuhan ang isang nagkakasakit na member ng pamilya. Number 5, earned income tax credit. So this program also provides tax credits to low and moderate income workers. So kapag tax season na, kapag panahon na mag-file ng tax returns, magkakaroon ka ng mas malaki-laki siguro na refund, tax refund dahil doon sa qualification mo na 'yon. Number 6, housing assistance. This program provides rental assistance and other housing support to low-income individuals and families. Pero sasabihin niyo siguro, no, may naririnig kami na may mga tao din naman na wala talagang kakayahan. Walang naitutulong ang gobyerno sa kanila. Homeless na homeless sila, nakatira sa tent cities. Totoo yun. Pero hindi ko alam kung kung na-meet ba nila yung eligibility, na-violate ba sila ng eligibility, o kung anumang nangyari kung bakit hindi sila nabibigyan ng ganyang klase ng support. Because I myself am a constant witness to those homeless. Marami. One time, mag-shoot ako ng konting footages para magkaroon tayo ng example. Wala lang faces ng mga kasi parang napaka-immoral naman. Anyway, so in addition to these federal programs, may mga variety of state and local programs din. May mga third-party programs din. For example, may mga soup kitchen na binibigay. Pero kailangan nating ma-realize na may mga limitation din doon. These programs can vary depending on the location, but they can include food assistance, job training, housing assistance. May mga churches, may mayayamang churches dito sa Amerika na nagpo-provide ng malaking assistance talaga. Including housing assistance, employment, and things like that. So, the effectiveness of these programs in addressing poverty and unemployment
is a matter of debate. So, pwedeng may mga tao na nagsasabi na, pabigat lang ang mga mahihirap. Kinukuha lang nila ang pera natin, ang tax money natin. Meron din na nagsasabi na beneficial talaga ang unemployment programs ng United States. Pero yun nga, debatable. Hindi mo mapiplease ang lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang opinion ng mga Amerikano ay pare-pareho. According to the latest available data from the U.S. Census Bureau in 2021, 37.9 million people in the United States lived in poverty. Tandaan nyo yan, 37.9 million people. So, wag nating isipin na sa Pilipinas lang ba mahirap ang mga tao? Hindi po, dito rin. Marami dito na struggling talaga ang buhay. Ang rate ng diseases, ng mga acquired illnesses due to poor lifestyle, pataas na pataas dahil na rin dyan. Dahil sa poverty. For example, kung ang kaya mo lang kainin at dinner time is chips and soda, kasi yun lang ang pinakamura talaga, yun lang ang kakainin nila. So, wala silang ibang choice na kumain ng mas nutritious na pagkain dahil wala nga silang pambili. So, yung 37.9 million people na yon na mahirap sa Amerika, 11.6% yun ang population. So, mataas din talaga ang population. At tingnan pa natin yung konting detalye. The poverty rate is higher for children. Ang poverty rate para sa mga bata, 17.6%. And the people of color, ito yung mga blacks, mga Asians, mga kung ano-ano pa, at 20.6%. Pero ang white population sa Amerika, 8.2% lang ang poverty and unemployment rate nila. The unemployment rate in the United States was 3.6% in June 2023. Ito na yung lowest unemployment siguro after COVID. Pero kung titingnan natin yung detalye, higher pa rin ang unemployment for black people, which is 6.2%, and Hispanic people, which is 4.3%. Sa white, sa mga puti, 3.3%. Okay. So, ano pa ang pwede nating tingnan mga bagay dito? In addressing poverty and unemployment, may mga iba pang bagay na ginagawa at kailangan din gawin. Individually, kung ikaw ay isang taong naghihirap, maraming opportunities para sa iyo. Siguro sabihin natin, siguro 'yan yung pagkakaiba ng nasa Pilipinas ka versus nasa Amerika ka. Sa Amerika mas marami ang opportunity kumpara sa Pilipinas. I would say. Because sa Amerika pwede kang magkaroon ng 2 to 3 jobs in a row kung kaya ng katawan mo. Matulog ka alas 12. Tapos gising ka alas 5 para maikot mo yung ano na yon, yung cycle of jobs mo. And may mga kilala ako, may mga friends ako na ganyan ang ginagawa nila. So, pero ano pa yung ibang mga ways to address poverty and unemployment? Number one, investing in education and job training programs. So, malinaw na sa statistics, mas malaki ang employment opportunities ng mga nakatapos nung may mga education talaga o may job training talaga versus dun sa wala. Pagka-graduate ng high school, ang alam lang ay mag-scroll ng kanilang reels o ng YouTube shorts. Number two is raising the minimum wage. So, ito yun. Paunti-unti, ginagawa na yan ng gobyerno na ninenegotiate na nila ang pagtaas ng minimum wage. In fact, sa California,
may fast act na na tinatawag na na approve lang nitong April 1, 2024. May separate episode po ako tungkol dyan para sa mga California residents na nirace na ang kanilang minimum wage to $20 per hour. Mataas yun. Pinakamataas yun sa bansa. And may certain companies, food chains magbibigay niyan. Hanapin niyo yung episode ko na yun. Another one is expanding access to affordable healthcare. Ayun. So, during the time of President Obama, kung familiar kayo kay Barack Obama, naging president siya for 8 years, 2 terms. Nagkaroon ng tinatawag na Obamacare. So in that program, affordable ang healthcare access ng mga tao. In other words, pwede kang magparot-parito sa mga doktor, sa mga ospital na konting-konti lang talaga ang out-of-pocket money. Siguro sasabihin ng mga nasa UK o mga nasa Canada ng mga kababayan natin, sa amin walang bayad ang healthcare. Oo nga, walang bayad, pero ang wait time nyo naman napakataas. At wala rin kayong wider opportunities para pumili ng mga espesyalista. Samantalang dito sa Amerika, kapag may healthcare access ka, may kakayahan kang pumili ng espesyalistang gusto mo. May heart condition ka, pwede kang pumunta sa heart condition. May kidney problems ka, punta ka sa urologist. Yun. Providing affordable housing and addressing discrimination in housing, employment, and education. So, nowadays, napakataas na ng mga diversity policies sa mga American companies. Hindi na basta-basta na i-discriminate ang isang tao on the basis of their race, their color, their religious affiliation or political affiliation at kung ano pa. In fact, sa ating mga Asian, may discrimination sa ating mga Asians, pero alam nila na kung magtrabaho ang in particular ang mga Pilipino, ibang-iba talaga sa iba. Maaasahan talaga. Walang nagpapahamak. In other words, siguro meron din, pero konting-konti lang. So ito yung tungkol sa pag-address ng kahirapan at unemployment sa Amerika. Sana may natutunan kayong konti dito kung sakaling pupunta kayo sa Amerika. Be assured na hindi ka nag-iisa at hindi ka magiging kawawa dito. Ang importante lang talaga, ang papel mo ay malinaw, legal. Huwag tayong mag-engage sa mga illegal ways kasi very limited ang opportunities natin. Yung mga na-mention ko na yon, mga mitigation strategies ng federal government tungkol sa kahirapan at unemployment, hindi yun na-enjoy ng mga illegal migrants kasi hindi nga sila recorded. Ang tawag sa kanila ay undocumented. I'm sorry po kung nabibilang kayo sa ganitong kategorya. Sana magkaroon kayo ng sponsor na makakatulong sa inyo para ma-uplift ang status nyo. Sana po nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon tungkol sa pag-address ng kahirapan at unemployment sa Amerika. Sa muli, maraming salamat po sa pag-subaybay sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad.